Hello, muli ako si JM Couture, Jun Mangahas. Nagbabalik po ako upang magbigay sa inyo ng ilang tips sa paggawa ng face shield. Especially dun sa hindi gaanong maka-afford ng pagbili ng face shield. So, tuturuan ko po kayo kung paano kayo makatipid, kung paano kayo gagawa ng face shield. Ituturo ko po sa inyo ano po. Ako lang po ang nag-isip nito, improvise lang po ito, pero napakinabangan ko po ito during ngayong pandemic. So basta importante lang gandahan natin yung quality, tapos pasok sa panlasa ng mga mamimili na consumer. So makakatulong din ito kahit papaano sa ating ikinabuhay araw-araw, especially ngayon, ang daming walang trabaho, daming no work no pay. So ito yung naisip kong gawin, paraan para medyo kumita naman yung pandemic. So bilisan na natin at para hindi masyadong mahaba ang video, ano po. Kailangan po natin, syempre tela, of course, kailangan may tela tayo. Ito po, tela na ito, yan. Ang sukat po nito is 27 inches by 4 inches. Ayan, 27 inches by 4 inches. And then second, tela pa rin. Sukat nito is 12 inches by 4 inches. Okay? Tapos yung isa, 17 inches by 4 inches. Okay? Ulitin ko, 27 inches by 4 inches. 17 inches by 4 inches, 12 inches by 4 inches. Okay? Maliwanag po. Tapos isang bias cutting. Ito po ay bias cutting. Ayan. Kailangan po natin ng 25 inches by 1.5. Ayan. Ayan po yung size ng bias cutting natin. So, siyempre, ang susunod na kailangan natin, rubber. Ito po, rubber po siya. Ayan, malambot. Ayan po yung kapal niya, parang half centi ito. Ayan. Half centi. So, magka-cut po tayo ng rubber. So, pag nag-cut po tayo ng rubber, ito na po yung kakalabasan. Ayan na po. So, kailangan natin ng dalawang piraso. We need two pieces of rubber. Ang size po ng rubber natin, isa pong 16.5 by 1 1/4. 16.5 yung haba, 1 1/4 po yung lapad na gano'n. At saka isa pong 14 inches, ayan, 14 inches by 1.5 din. So, yan. Kinat ko na po para po mabilis ang video. Yan. Magkaiba lang po siya ng kulay, pero pareho po siyang rubber. Okay? Last, ang ano, hindi, this not last. Isa pang kailangan natin is plastic. Okay? This is plastic. Yan. Kailangan lang po natin is clear plastic. Maganda po ba yung aking headband? Wala lang, trip ko lang mag-headband. Ito. So, ang kailangan natin sukat nito is 12 inches by 7 inches. Pero depende po sa inyo kung gaano po kahaba ang kailangan ninyo. Ako kasi ayoko nang masyadong mahaba. Gawa ng, minsan umaabot na dito sa shoulder. So, hindi na siya komportable isuot. Kaya, ito lang yung ginawa ko. So, nasa inyo naman kung pwede nyong habaan. So, ito, gumawa na po ako ng sarili kong pattern. Ang size po nito, ito ay pattern po ng plastic, okay? Ang size po nito is 12 inches ang haba at 7 inches po ang lapad. So, ganito po yan pag nakat na, ayan. Ayan na po siya. Ayan. Gumawa na ako ng pattern para sure na balance po all sides. Yeah, we make it sure na balance po yung plastic, yung pagkakagupit para po maganda pag suot-suot po natin. Ayan po. Yan po yung mga kailangan natin. At saka ito po, Velcro. Sa plastic mo pala, marami naman tayong mga plastic like mga notebook na sira. Baka pwede pa yung mga plastic natin. So, pwede po natin gamitin yan. Kung sariling gamit lamang po, pwede po natin gamitin yan. Yung baka sa mga plastic na medyo malapad, nakakasya sa inyong mukha, makukover po yung mukha ninyo para po hindi po kayo mapasukan ng virus. So, pwede po natin gamitin yan.
Then the last ay yung belt crew. Ito po yung belt crew. Ayan, male and female. Kailangan po natin male and female. This one is 5 inches length. Okay? Ayan, 5 inches. Then another belt crew is kailangan din po natin 12 inches. Kailangan i-match po natin dun sa plastic yung belt crew natin kasi mamaya makikita ko sa inyo kung paano. Ayan, kailangan i-match, magka-size po yung belt crew sa haba ng plastic ninyo. Ganyan. Ayan. Kung wala naman po kayong mga belt crew, okay lang naman po, itahin nyo na po direkta. Pwede naman po itahin. Mamaya papakita ko sa inyo. At saka pwede nyo pong itali lang sa likod. Ganun. Pwede po natin gawin ng paraan. Kung ano po yung meron kayo sa bahay, yun lang po ang pwede natin gamitin. So, ayun. Sa tela naman, pwede yung baka may sira kayong punda ng unan, kumot na luma na hindi ginagamit, or t-shirt na sira na ano, buo pa yung parte ng pwede kayong makakuha ng ganitong size, 27 inches by 4 inches. So, pwede po natin gamitin yan. Kaya, wag po kayo mag-alala. Hindi po kayo makakagastos ng malaki. So, ngayon, ituturo ko na po sa inyo yung proseso ng paggawa. Dito po tayo sa aking pahian. Ayan. Sa akin pong makina. Ayan po. Ayan po yung makina ko. Pasensya na. Medyo, ayan po yung aking machine. Ayan. Ngayon ituturo ko yung proseso ng panlahi para naman na maano kayo. Ayan po. Ayan po yung aking makina. Ayan. Ayan. First step, of course, babalutin po natin ng tela itong rubber. So, unahin po natin yung mahaba, yung 27 inches by 4 inches na tela. Ayan. Tapos, yung atin namang rubber is, ang sukat ito is 17 by 4 inches. So, unahin po natin siya. So, we make it sure na meron po tayong marking sa gitna yung rubber. Ayan. So, this is 17 inches by 4 inches. So, ang length niya is 17. So, kalahati ng 17, hatiin po natin yan. So, yun. Ang kalalabasan po ng 17 is 18.14. Yeah, I think ito yung one. So, yung tela din po natin, hatiin din po natin yan sa gitna. Ayan, ganito po yung, ako ganito yung paghati ko sa gitna para wala na, hindi na madaling isukat. So, papapantayin ko lang yung mga edge. Ayan. Tapos, kunin ko yung center. Ayan. Tapos, gugupitan ko ng konti. Ayun. Medyo mapuro lang gunting. Ayan po. Ayan. Ayan po yung marking. So, ito din po yung marking ng rubber. So, ang gagawin nyo dyan, pagkatapatin nyo lang, so, place in the center, the rubber is placed in the center of the fabric. Okay. Ayan. Place the center of the fabric. And then, after that, okay, yan, i-fold nyo lang po itong yan, i-fold nyo lang po ito yan. Tapos yung kabila i-fold nyo din yan, pero kailangan i-fold nyo pa uli yan para malinis, hindi lumalabas yung ano dito, yung anong tawag yan, yung hemming. So I will start in the center, so make it sure na pantay po yung tela natin para pagdating po dito sa dulo, yung both side is pantay po yan. Ayan. Magiging pantay. So kaya yun po yung purpose ng kinuha niyo yung center ng tela at saka ng rubber. So dire-diretso lang po yan, dire-diretso lang po yan hanggang sa dulo. Medyo babatakin nyo po pag ano, batakin nyo ng konti para flat po yung ano. So, ayan, fold ulit. Ganun lang, hanggang sa dulo, fold lang ng fold.
make it sure na lagay nyo ng pin para hindi siya na nawawala. Ayan, hindi siya bumubo kapate. Ayun. Hanggang dito po sa dulo, ipopold nyo po yan. Ganito po. Ayan, fold nyo ganun. Fold na ganun. Ayan, para malinis. So, wala kayong makikitang tas-tas-tas-tas yung mga dulo-dulo ng tela. So, wala kayong makikita kasi nga, ipinold nyo yan. Nakapold po yan. So, malinis siya tingnan. Ayan. Lagyan nyo siya ng pin. Importante yung pin kasi para pagtahi nyo mamaya, dire-diretso na po. And then, both sides. All of the sides. Yan. Yan. Hanggang dulo. Lagyan po natin ng pin. Lagyan po natin ng pin. Hanggang dulo. Ayan. Yan. Kita nyo. May pin na siya lahat hanggang dulo. Pin po yan. Ayan, nakapold. Okay. Ngayon, tatahiin po natin. Tahiin po natin dito. Ayan. Ito po yung allowance niya na nakapold. So, tatahiin po natin dito. Ayan. Okay, manahina po tayo. Ayan. Mananahina po tayo. Ayan. Tahiin nyo lang po. Sundan nyo lang yung fold. Ayan, sundan nyo lang. Be careful kasi baka yung pin, ayan, baka matapakan ng ano, makina. Ayan, hanggang doon sa dulo. Hanggang sa dulo. Ayan, make it sure na nakatapakan ng karayom yung edge. Yung edge. Ba talaga? Ayan, ayun, hanggang dito po yan sa dulo. Dire-diretso po yan. Dire-diretso po yan. Ayan po. Ayan. Ayan, yung, ayan. See? Ayan. Tapos na po yung mahaba. So, ayan. Okay na. You see? Yan. Lahat po siya yung 12 inches. Yan. Pati po yung ano. Yan. Parang ganito ang mangyayari sa kanya. Yan po. Yung tatlong ano. Yung isa kanina. Yung ayan. Tatlong piraso po yan. Ito yung foam. Yan. Foam po yan. So, ang proseso po ng pagbalot iisa lang. Ganun din. So, yan. Tatlo na siya. Yung foam kanina. Yung ganitong foam. Ito po yon. So, ganun din. Pareho lang sila ng pagproseso ng pagbabalot. So, after nyo mabalutan yung tatlong piraso, ayan, tatlong piraso na po siya. Okay? Kunin nyo po uli yung center nito, nung 27 inches. So, 8.5. 8. Medyo mahina ako sa map. Actually, ang mananahi is parang engineer. So, gumagamit kami ng may ng division, multiplication, subtraction. So, this is 13.5 yung kalahati. So, we put it in marking. Yung 17.5, maglagyan po natin ng marking. Ano po? 13.5. So, ayun yung 13.5. Okay? And then, ito din po. Lahat yan. Yan, kunin po natin yung kalahati. Ilan yung sukat ito kanina? 17. Yung kalahati niya is 8. 8.5. Yan, kunin. Basta kunin lang natin yung mga center. 8.5. Yan, center lahat. Lagyan natin ng marking lahat, 17. Dito po kayo magmamarking sa wrong side. Ito po kasi yung right side. So, yun makinis. So, wag po kayo magmamarking dyan para hindi pangiting na. So, ganun din po itong kung basta lahat yung tatlo, lagyan po natin ng marking sa gitna. So, makikita, this is 12 inches or 6 inches ang kalahati. Ayun. Ayan na. May mga marking na tayo lahat. Kung nakikita nyo yung pula, ayun. Tatlo. Diba? Pantay-pantay. So, nasa center po yan lahat. Ayan. Tatlo. So, ngayon, ang gagawin nyo lang dyan, ito, unahin nyo itong
maliit, yung 14 inches saka yung 9 inches na po, munahin niyo po yan. So, ito po yung tahi, di po ba? So, andito din yung tahi, yung kanina. So, pagtapatin nyo lang po yung parehong center. Ayan po yung center, ito yung center ng isa. Yun. Pagtatapatin nyo lang po yan, so makukuha nyo na. Ayan. So, yan yung purpose ng pinagtatapat para mamaya pang nayari. So, lagay nyo uli ng pin para sure kayo na hindi uusad o hindi magmumove yung ano yung yan. Ayan yung center ng isa, ayun din yung center ng isa. So ngayon tatahiin po natin yan sa gitna. Pwede po natin itong kamay kung gusto natin, wala tayong makina sa bahay, pwede po natin itong tahiin sa pamagitan ng kamay. Madali lang po yan, kasi kung wala tayong ano, isa bibili pa po tayo. Ang karayom naman at ang sinulid is available sa mga tindahan. So makakabili po tayo ng maliliit na ano ng sinulid, na cone ng sinulid, at napakabura. So susundan lang po natin ang tahi yung gitna dito po sa foam. Ito yung foam. Ito yung pinakamaliit kanina, yung pinakamaigsi na 12 inches na ang nasa loob is foam. So susundan lang po natin yung tahi sa gitna. Ayun, may tahi, nakita niyo po yung tahi. Yan, padadaanan niyo lang po uli ng ano yan, ng makina, yung tahi, para magdikit po yung dalawa. So yan, tahiin na natin. Ay, nalagot pa yung sinulit. Yun. Buti na lang, kahit may edad na tayo, eh, malinaw yung mata. Shoot na shoot talaga. Hindi na kailangan ng salamin. Salamin ko yan. Dire-diretso lang po, tahiin po natin sa gitna. Tahiin po natin. Ayan. Tahi-tahi lang po. Medyo batak-batakin po natin, ano po, para hindi po makulubot. Ayan. Batak-batak po. Iba po yung batak, ha? Hindi po yung shabu. Ito po yung batak. Masama po yung nagsashabu. Ayan po. Ayan, diretso lang po. Okay. Ayan. Magkadikit na po sila. See? Dikit na. Okay. Tapos, after nito, yun ang mahaba. After mong yung idikit yung dalawa, ayan, itong mahaba, pero bago nyo po ikabit yung mahaba, ilagay nyo na po muna yung belt. Kasi mamaya, mahirap siyang anuhin. Ito yung belt crew. Yung 5 inches, yung dalawang 5 inches, kakabit nyo po both side. Kakabit nyo po yan. Both side po yan. Ayan. Ayan. Ganyan. Make it sure na magka-match. Ayan. Isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Ito ay isang male at ito ay isang female. So, ito naman pong mahaba na 16 inches, 12 inches, nakasize ng plastic, ay dito. So, kunin nyo rin po yung center niya. Yan, pwede nyo i-fold para makuha nyo yung center. Okay. Ito po, ito pong ano, is ganito kalapad. So, ang ginawa ko lang po dito is ginupit ko po sa gitna. Hinati ko sa gitna. Wala lang, mas nagagandahan lang ko pag maliit lang yung nakalagay na velcro. So, tatahiin po natin yan dito sa... So, ayasan yung center natin. Ayan. Tapos yan, kunin nyo yung center nitong velcro. Itapat nyo lang dun sa ano ng center. Yan yung marking ko sa center. Ayan, nakikita nyo po yung pula yun. So, ito din yung center ng belt crew. Pinagtatapatin nyo lang po. Ang paglalagay po nito ay hindi po sa gitna. Hindi po ganyan. Ang paglalagay po nito ay medyo sa taas. Ayan, nakita nyo po. Ayan. Tapos, tatahiin nyo lang. Lahat, all sides, pasadahan nyo ng tahi. O ganito din yung dito. Ganun din, pasadahan nyo lang ng tahi bawat gilid. So, ngayon, meron na ako rito para hindi masyadong matagal. May ready na po ako. So, ganito po yan pag natahi na ninyo. Ayan na po. So, ayan. Ayun na. See? Ayan.
Ngayon kung wala po kayong velcro sa bahay, pwede nyo po itong habaan ang tela, both side, habaan nyo po ito. Ito po yung siguro around 10 inches each, pwede na yon para maibuhol nyo sa likod. So yan yung purpose ng kung wala po kayong pambili ng velcro, pwede na puntali, or kung may garter kayo, kung meron kayong mga short na luma na meron pong garter na pwede pa naman gamitin. So pwede nyo pong idugtong dito yung garter. Okay, pwede nyo pong idugtong dyan. Kunin nyo yung sukat ng circumference ng ulo ninyo, idugtong nyo po dito. Ayan, dugtong nyo po both side. Pag ganito po ang dugtong, wait, kunwari po ito po ang garter. Example lang po ito, garter po ito. So pwede nyo po yung idugtong dyan, idugtong nyo po sa dulo. Ayan, yung tamang-tamang sa sukat ng ulo nyo. Ayan, pwede rin po yung ganyan. Tali pwede rin, tela pwede. So hindi nyo kailangan gumastos at bumili ng velcro. Ako, velcro ang ginalagay ko palibasa para maganda, kasi nagbebenta ako, binibenta ko talaga siya, ginagawa ko siyang hanap buhay. So yun, kaya kailangan talaga maganda pagbenta, makinis, maganda yung gawa mo, quality, so para hindi naman nakakahiya sa mga buyers. At siyempre, of course, pag quality yung trabaho mo, talaga namang uulit at uulit sila. So yun na. After noon, ito na po yung center kanina nung teka muna, lagyan natin ng marking ito kasi walang marking. So pwede natin ganito ang pagkuha ng center lang, i-fold nyo lang 'yan. Hindi nyo na kailangang maggamit ng tape measure, ruler, whatever. So ayun yung center. Okay? Tandaan po natin, palagi po tayong magma-marking sa wrong side. Ito pong sa may mga tahi, 'yan oh. 'Yan po. Huwag po tayo mag-marking dito, ito kasi ito po yung magiging front, magiging labas. So hindi maganda kung mayroong mga sulat-sulat na ano. So ayun po, nakita nyo yung marking kanina, yung pinagdikit kong dalawa. Ayan. So ang gagawin nyo po dyan, marking sa marking. Ayun, yung marking siya. Ito na po yung center natin, ayun yung marking. So ayun din yung marking. Pagtatapatin nyo lang po yung marking. Yan, both marking. Yan. Marking sa marking. Para mamaya maganda at ano. Yan, nakita nyo. Ayan na. So, lagyan nyo ng pin to be sure na hindi siya mag-move out. Ayan. So, pag nilagyan ng pin, medyo ibilog-bilog nyo ng ganun. Yan. Pabilog-bilog na. Medyo himas-himas para bumilog at gumanda yung ano. Ayan. Lagay nyo rin po dito ng aray ko. Natusok ako. Hindi pa naman ako sanay matusok. Ayan. Ayan. Ilagyan ko ng marking. To be sure na hindi mag-move. Pagtahi ninyo. So, ayan. Pag magkakadikit na sila, ayan. Make it sure na nasa labas po yung velcro natin. Ayan. Make it sure. Ayan. Tapos, ayan. Makita nyo yung dulo. So, medyo pantay natin kasi hindi pantay-pantay yung edge niya. So, makita nyo. So, medyo kupitan po natin para pantay. Ayan. And then, i-fold po natin yung dulo. Lagay po natin sa loob. Ayan, para malinis. Tapos, tatahiin po natin dito yan. Ayan, tahiin na po natin. Tinatahi ko dito kapwedrado para maganda kasi ang purpose nito para hindi lumabas yung mga dulo ng nasa gitna, yung foam na maliit sa gitna, so hindi siya lalabas. Ganun lang po, ulitin nyo lang sa kabilang side, ganun lang din po. Ayun, medyo i-cut nyo yung excess ulit. Ayan, i-fold nyo ulit. Ayan, fold sa loob. Ayan.
Tapos tatahiin po natin yan ng ganun, pakwadrado dito. Mula dito sa ano, yan, mga 2 inches, mga 1 and a half inches lang. Para lang yung dulo nung ito, yung sa loob, alam nito, para lang siya matago. Kaya ang purpose nung ano, yung pagtahi niyo dito sa dulo na pa-square, so masasakop dito, so hindi siya makikita at hindi siya lalabas. So tahiin na po natin. Both side ganito, ganun po yung gagawin natin, ha. Tahiin natin. Siguro mga tantayin na lang, mga 1 1/4 or 1 1/2, okay na yun. Ayan. Pakwadrado lang siya. So medyo makapal siya, be careful sa daliri natin, baka mamaya masama po sa tahi. So careful. Be sure na safe po tayo sa pananahi. Ano po? Ayan. So nakita nyo. Ayan na siya. Nakita niyo yung purpose nung, ang purpose po nung palaman sa gitna, yan, eh para po hindi dumikit sa mukha nyo, para maging makapal, okay? So, yun. Ito pwede nyo nang hindi tahiin, or ako ang ginagawa ko, may nilalagyan, kinakamay ko na, tinatahi ko na siya sa gitna, so para hindi siya naghihiwalay. Okay? So, tingnan nyo. Ayan. Ayan. See. Ito na po yung ayan. Okay? Ngayon naman po yung plastic. Hi mga guys, okay pa ba kayo? Ako haggard na. Guys, okay ba ang aking headband? Ayun, isusunod na po natin yung ating plastic. Ayan. Yung plastic kanina na kinat ko yung side, yung inano ko. Okay? Kailangan po natin yung plastic, saka ito yung bias kanina. Itatahi na po natin yung bias. Ayan. Make it sure na ano. So, ang pagtahi ng bias, ganito. Antayin muna natin. Lahat po ng side tatahiin po natin yan. Pero pag nananahi po kayo, be careful dun sa plastic, kasi yung plastic nagagasgas po siya. So kailangan maging careful po kayo sa plastic para hindi po siya magasgas. So ako ang ginagawa ko sa kanya, inaangat ko, ayan yung plastic, inaangat po siya habang tinatahi ko siya, inahawakan ko siya. Ayan, tatahiin nyo lang yan, tatahiin nyo lang, nakita nyo, tatahiin nyo lang pantay ng ano, you know. Pero kung meron kayong mga, lalo na yung mga mananahi talaga, meron silang anong tawag doon, piping machine, yun, napakabilis po nitong gawin para sa mga mananahi na meron na silang piping machine. So napakabilis po siyang gawin. Ako wala mano-mano, and eh, meron ako actually, kaya lang magtatanggal pa ako, so mapuputol yung video ko. Palibasa, hindi ako marunong mag hindi pa ako marunong mag-edit ng video. Baguhan lang sa baguhan lang tayo sa pag-YouTube. So sa akin eh, gusto ko lang talagang makapag-share ng talent ko. Yung mga, lalo na yung sa mga taong hindi maka-afford at napakamahal ng bilihin. Walang trabaho yung iba, napakamahal ng mga face shield, mga masks. So itong itinuturo ko sa inyo, makakatipid kayo. Ayan, tahi ko na po, nakita nyo, tinahi ko yung side, yung isang side ng ayan o, oh. Ganyan o, oh. Ayan, tahiin nyo muna yung isang side, okay? Ayan, itatapat nyo lang dun sa plastic yung isang side, tapos tahiin nyo. Pwede nyo rin po yung kamayin, wala pong problema. Pagkatapos dyan, ipupold nyo po yan. Ayan, babalik na rin mo. Ayan, ayan o. Oh. Ganyan. O. Oh. Ayan. Ayan, dali nyo lang sa likod. Ayan. Tulak-tulak. Yung
kung kisara Jeronimo, ikot-ikot sa akin, tulak-tulak po. Ayan, tulak-tulak lang. Ayan, i-plat po natin siya ng kamay. Hindi pwede sa plancha. Mamaya, any moment, yung yung plastic, maano, masunog. Okay? Ayan, oh. Himas-himas lang po yan. Oh. Magpa-plat din yan. Ah, sorry. Ayan. Ayun. Tapos, fold ulit. Ganito yung pagkati. Ngayon, kung ayaw nyo naman lagyan ito, okay lang din naman. Kasi ako nga, for commercial, binibenta ko. So, kailangan gusto ko talaga siya malinis. Ayun, oh. Ipopold nyo lang yung edge. Ayan, lagyan nyo ng pin para mamaya pagtahin nyo, mabilis. Ayan. Ayan, kailangan lang kasi nakalapag para yung pagpod. Mahirap siyang ipod ng nakatayo. So, ipopold ko muna tapos ipapakita ko sa inyo mamaya. All sides lang, sundan nyo lang po siya. Ayan, basta lagyan nyo lang ng pin para hindi siya makakawala. Ayan. Mukha ng mga, ayan. Ayan. So, ayan. Pwede naman po ang wala nito kung gugustuhin ninyo. Kung pang personal lang naman po na gamit, so, nahirapan kayong maglagay ng bias tape dito sa sides, sa all sides. So, pwede naman po ang wala. Make sure lang na hindi po tatamaan ng shoulder nyo, ha, kasi minsan may matalim na plastic. So, baka mamaya ito yung maging cause ng damage ng shoulder nyo. So, be careful. So, make sure na hindi lumalapat o umaano sa shoulder nyo yung ano, ayan, o nilagyan ko na, nakapold na siya. Ngayon, tatahiin na uli natin yan dito. Okay? Tahiin lang natin siya paikot. Para, ano, mag-lock. Okay? Paikot lang yan, paikot. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Lalo sa mga hindi naman pasanay manahi, dahan-dahan po tayo, baka mamaya po pati yung kamay natin masama sa pagtahi, ano po, na ano nga po tayo, nakaligtas nga po tayo sa virus, pero sa tusok ng karayon na hindi po tayo nakaligtas. ayan, oh, ayan na, malapit na po siyang matapos. Ayan, ayun, oh, yun po, tapos na. Pakita ko po sa inyo. Tanggalin natin yung pin. Ayan. Ay! Sorry. Yung pin, tanggalin natin. Ayan na. Ngayon, gupitin natin yung mga sobra doon. Ayan, yung sobra. Both side. Ano po? Ayan na, tingnan nyo. Ang ganda. See? Ayan. Malinis. Ngayon, yung kanina, ikakabit na natin yung velcro. Make sure lang na yung velcro is tama yung pagkabit nyo, ha. Minsan ako dito nagkakamali, may buyer ako talagang ano, kasi nagkamali ako ng kabit. Ayun, make sure ito yung male. Ang male yung makapal po, yung maligasgas, ano po, yan male, yan, tingnan nyo, maligasgas siya. Ito yung female, yung hindi siya matalim. Ayan. Ngayon, iyaano nyo lang yan. Iyaano nyo lang, ikakabit nyo lang doon sa dulo. Itatahi nyo lang yan paikot. Oh, ayan. Papasadahan nyo lang po yan paikot. Ganun. Ayan, pasadahan natin. Para ano, pasado lang, dire-diretso lang, dire-diretso lang siya, paikot siya, sundan nyo lang yung ano ng velcro, paikot. So ako, ang ginagawa ko nga pala, ang velcro nasa ilalim, ang plastic ang nasa ibabaw. Kasi po, pag yung plastic ang nasa ilalim,
kumikilos siya kasi siguro gawa ng ngipin ng machine. So kumikilos siya. Ayan, nyari na po tayo. Ayun po. Ayan, pagdikitin nyo lang po yung velcro sa velcro. Ayan, ayan. Ayun. So ayan. Yan yung purpose ng kinuha natin yung kalakalahati kanina. So, eto na po. You see? Buong-buo. Ayan, buong-buo. So ngayon, palitan natin yung aking headband. Susukat natin itong aking ko alam kung bakit ang aking camera lumiitim, lumiano, ayan dyan, dyan eto na po, you see, ayan. So napakagaang, napakakomportable, ang ganda, ang ganda po sa ulo, hindi siya masakit. So you see, so yan, yan yung purpose nung pagkabit natin ng bias tape sa gilid ng ano. So hindi siya delikado, especially sa mga bata. So napaka-importante na make it sure na malinis po yung gilid ng ano natin, ng plastic. So muli, ito po si JM Couture. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe, like, subscribe and share. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sana po may natutunan po kayo. Bye! Until sa susunod pong mga video ko, anuhin po natin. Marami pa po akong ipapakita sa inyo. Lahat po ng aking alam ay isishare ko po sa inyo. Sige po, bye-bye at God bless to all. Thank you!